Hello po sa inyong lahat, mga kababayan ko po dyan sa Pilipinas. Ngayon po, araw po ngayon ng Webes. Binabati ko po kayong lahat po dyan na sana ho ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Pasensya na ho ngayon kasi medyo dark ang aking video ho pag sa aking camera dahil ho sa araw na hong ito kami ho ipinutulan ng kuryente. Hindi ho kami nakabayad. Hindi, joke lang ho. Sa araw ho kasi nito ngayon, bawat ho unit ho dito sa condominium, every month or every 2 months ata ang kanilang pag-check sa ilaw. Kasi kailangan ho nilang i-check ho yung imomonitor ho nila yung daloy ho ng kuryente ho dito para ho hindi ho magkaroon ng problema. So ngayon ho, kaninang alas 9 nag-announce na mawawalan daw ng ilaw pero by 11 na ng in the morning na ho, nawala ho yung kuryente. So kaya ngayon wala ho akong ilaw at hindi ko alam kung anong oras ho darating ang kuryente. Kaya nga ho naaawa ho ako dito sa aking alaga dahil ho kasi ngayon hyper siya. Kasi walang ang kuryente, walang ceiling fan, walang umaandar na ceiling fan, yung aircon, isa na rin ho doon, kaya medyo hyper. Mabuti nga ho eh yung kanyang electric fan, small fan, na diba, the charger, eh meron hong laman. Kaya ngayon, tiis-tiis muna. Bagay ako ho eh, sanay na ho ako na magtiis sa init. Kaya priority ko ho itong alaga ko. Dun sa fan na maliit, hindi na ho ako makikiagaw. Dahil nga eh, para sa kanya ho yun, kawawa naman. Tayo hong mga matatanda na, tayo na ho ang marunong mag-intindi, mag-give up. Kung meron ho tayong nararamdaman na init, talaga malisan. Pay-pay-pay-pay na lang ganito. At least eh, kahit pa paano may hangin. Bago ho ang lahat, sa aking gagawing hong reaction o kung ano man ho ang masasabi ko dito po sa ngayon. Mag-shoutout ho ako. Nagpapasalamat ho ako sa inyo na patuloy ho kayong sa akin na sumusubaybay. Bagamat alam ko ho ang aking YouTube channel ay napakaliit pa lamang. Pero kaya ko hong maghintay. Kaya ko hong tiisin kung ano hong nandyan. Basta kayo ho lamang ang uunahin ko, ang aking susubaybayan at yung mga tao hong hinahangaan ko. Lalong-lalo na ho si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at Kalinga Prab. Sila ho ang una kong tinitingnan. Pakatapos ho ni Kuya Bal sa kanyang tuwing umagang live. Kung sino naman ho dyan ang naka-live, napupuntahan ko rin. Alam din ho ninyo na si Positive Arms ay lagi hong nandyan sa inyo. Hindi ko man matapos ho, ang iba ho hindi ko rin hong masyado natatapos talaga ang kanilang live. Pero at least 30 minutes o 1 hour, andyan ho ako naka-standby. Kasi minsan medyo mahaba din yung LS ninyo, hindi ho ba? So, syempre ho, unawain nyo na lang ho ako kasi nga ho ako ho eh may trabaho. Nandito ho ako sa Malaysia at meron ho akong pasyenteng inaalagaan. So yung aking phone minsan naka-open lang ho siya. Hindi ko na ho naiintindihan kung ano ho yung mga sinasabi ninyo sapagkat ang aking phone ay nakalagay lang ho dito sa aking room. Naka-open lang ho yan para sa inyo. Kaya minsan, pagka may time, pupunta ako dito sa akin phone, titingnan ko kung ano na ba. Kasi minsan yung headset ko, yung aking wire set ba, hindi ko na minsan dinadala. Or meron rin naman akong Bluetooth na headset, minsan nalulobat din. So sa una, napapakinggan ko pa kayo, nalalaman ko pa kung ano sinasabi niyo. Pero after 30 minutes, 1 hour, nalulobat din yung headset ko na naka-Bluetooth. China-charge ko na ho yan. So ngayon ho, andito ho. Simuli ho ako sa inyo na nanawagan na ito ho mga tinatawag ko ho ngayon na mga pangalan eh. Inyo pong suportahan at inyo hong kalingapin
sapagkat ito ho mga binabanggit ko dito. Sila rin ho tumatangkilik din ho sa aking YouTube channel na sana po kayo rin ho. Huwag ho kayo magsawang, sumabay-bay ho dito, lalong-lalo na ho kay Kuya Bal Santos Matubang na tuwing umaga meron ho siyang live at kung minsan ho, kung saan-saan pa ho siya pumupunta at minsan ho, nasa radio station ho siya, nagla-live din ho siya. Tulungan ho natin siya na kahit ho manood lang ho tayo, huwag ho tayo mag-skip ng ad dahil doon sa pamamagitan ho noon, para na rin ho tayo nakatulong sa kanya at marami rin ho siyang naitutulong. Hindi ho ba? Kahit ho, sabihin natin na ads lang ho yan. Kumbaga sa TV, meron ding advertise. Pero ho, ang advertise ho dyan, pag ho tayo nanonood sa TV, hindi ho tayo niyang binabayaran kung tayo ho ay walang YouTube. Dito kasi sa YouTube, importante ho, yung advertising. Kasi yan ho, dun ho tayo binabayaran ni YouTube. Pero kagaya ko, wala pa ho akong sahod kay YouTube dahil nga nasa 400 plus pa lang. So, unahin na ho na natin muna yung mga sumasahod ho sa kay YouTube at para ho maitulong din ho nila yon sa mga nangangailangan. Kagaya ho ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kuya Rob. Sasabihin ko ng Kuya Rob, nakikikuya na ho pero alam ko pa para kaedad na lang yan ang anak ko. Kasi syempre kailangan din natin na maging magalang ekang. Yan kay Kuya Rob Matubang. Si Sir Buwan TV, hello. Palakpakan natin si Sir Buwan TV dahil lagi ho siyang ina-announce si Kuya Bal na pagiging isang citizen. Kaya Sir Buwan or Daddy Moon, gawin mo yung nararapat na bilang isa ka ng citizen, di ho ba? Tama ho yung sinasabi ni Kuya Bal. Pag ikaw ay citizen na, lumugar ka na sa dapat mong lugaran. Tama ho yung mga pangaral ho niya. Kasi ho tayo, kasi tayo nandito ho sa social media, at kung ang edad ho natin edad na ho ng katandaan, 16 lang ang pataas. Dapat maging model ho tayo ng mga kabataan na dapat makikita ho sa atin kagandahan. Asal, yun hong may mapupulutan hong aral. Hindi ho ba? Kaya, Sir Buwan or Daddy Moon, dyan lang ho kayo. At andito lang din ho kami na magsisikap din ho kaming suportahan ang iyong YouTube channel. Yan. Andito na rin ho si Mamita ko. Hindi ho yan pwedeng alisin sa buhay niya si Mamita ko. Kasi ho, yan ho ang kanyang bulaklak sa kanyang bahay. Babasa Imperial, Celine. Celine Cooking Paradise. Si Madam Celine, thank you ho na one time tulungan mo rin ako sa aking YouTube. Nakadagdag ka rin ho sa akin. Thank you so much sa pagsuporta mo sa akin. Celine Cooking Paradise. Rowena Montano, Victoria's Choice, Angelic Boyer, Megabox, Miosang Mix Vlog. At isa na rin ho dito ang aking tita na lagi kong isa-shoutout, si Mom and Daughter Phil Japan. Mom and Daughter Phil Japan, siya ho ang aking tita na meron din ho siyang YouTube channel at andun ho siya nakabase ho sa Japan ngayon. Isa ho rin ho siyang senior. Meron din ho siyang YouTube channel at ang kanya hong anak ay matibay ho magpiano. Sana ho one time ho kung wala ho kayong kabisihan, pwede ho sana isingitin ho nyo si Mom and Daughter Phil Japan. Andiyan na rin ho si Mami Jo. Hello ho, Mami Jo. Mami Jo, thank you so much. Ako ho ay inyong minsan inasya-shout out. Thank you. Birador. Yan, isa na rin ho yan si Birador. Lagi ho silang nakikita ko na laging pag nagla-live sila, laging kasama ni Mami Jo, si Birador, at ang iba pa hong mga kasama no niya. Si Cell TV PH. Si Madam Cell TV PH, thank you. Thank you so much sa iyong pagsubaybay din sa akin. Si Sangkay Loans TV, thank you rin ho, sir. Si Ding Dubalyaw. Si Ding Dubalyaw at si Bopil. Yan. Lahat ho yan yung mga dating karepa. Yan ho yung mga binabanggit kong mga pangalan. Flowers 14 at Alex DeGreet, Derek Nuelsa, Inday, Ilonga Channel, si Egypta,
Jubilito TV Official, Esther Riray, Kalingap Edward, Ati Malu de los Santos. Yan. Ati Malu de los Santos, thank you ho na kayo ho, minsan ho, nasa-shoutout din ho ninyo ang aking pangalan. At lagi rin ho ako nandiyan sa iyong mga ginagawang upload. Nakikipag-comment din ako dyan. Minsan hindi ko naabutan ang iyong live, but nag-replay na lang ho ako. Ganun na rin ho kasi pagka minsan pagka nagkasabay-sabay or minsan pagtulog na ako sa madaling araw, kayo naman, igising, kayo yun na nag- hindi ko na ho yun na subaybayan. Si Lori D.M. Magalpo. Hello, sis. Lahat ng video mong nakikita ko, nagaganda na ako dun sa mga views mo. Kasi pinapakita mo kung asan kang lugar. Maganda. At ito na rin ho, si Fatima Mix Vlog. Ito si Fatima, Fatma ba siya? Si Madam Fatma Mix Vlog. Isa ho siyang OFW na nakikita ko minsan siya ay may upload na naka-uniform pa. Kaya relate na relate ho ako kay Madam Fatma dahil ang uniform niya ay minsan nasuot ko na rin. Yung ganun bagang style dun ho sa nyo sa Kuwait. Doon ho ako. Pero that time na yun, hindi ho ako pinaglalagyan ng yung amo ko ho ba. Na, kasi iba-iba ho kasi ang ugali ng amo. Yung lalagyan ka ng, ano tawag na? Parang talokbong ba? Yan. Nakakalimutan ko na tawag doon. Ako lang ho ang kakaiba na hindi ho niya binigyan ng ganun. Kasi ho, ilan ho ang naging katulong ho sa isang mansyon. Kadama kung tawagin. Ang kadama ho doon, kailangan ho talaga meron silang nakalagay sa ulo. Ako lang ang bukod tanging hindi ho pinigyan ng aking amo. Sa taas, natapos ko ang 2 years and 4 months na wala ho akong pangsaklob sa ulo. Open ho lahat. Kaya lahat ng mga naging kasamahan ko ho doon, naiinggit sila. Kasi nga, sa sobrang init ng panahon doon, nakasaklob pa sila. Samantalang ako, open. So, yun naman, naging maayos naman yung life ko doon. Kaya, ako naman, naging babysitter pa rin. Kahit dito, babysitter pa rin. Kahit na nasa nursing home ako dati, babysitter pa rin. Kasi isipin mo, yung mga matatanda lang para na rin ng mga bata. Kaya, hindi mo na masasabing ikaw ay caregiver for the elderly. Gagawin mo na sa sarili mo ay babysitter na rin. Kasi nga, parang isip bata na sila. Hindi ko ba? So, ngayon ho, nandito ho ako sa harap ng camera at muli ho akong magsasalita na kung ano ho ang matututunan at kung ano ho masasabi ko. Alam niyo ho, sa araw-araw ho ako nakikinig kay Kuya Bal. Marami ho akong natututunan na mga bagay-bagay, na mga lesson na kumbaga galing sa Biblia, galing sa kabutihang asal. Kanina ho, alam niyo ba, pinakinggan ko ho yung LS ni Kuya Bal about ho dun sa manok at sa eagle. Ano ho yun? Totoo ho yun. Tayo ho, kailangan ho natin maging isang agila. Kasi kailangan ho natin lumipad. Huwag ho natin ikumpara ang sarili natin sa isang manok. Ang isang manok, napakababa ho lang ho ang lipad niyan. Kumbaga, ilang pit lang ho ang kaya niyan liparin. Hindi ikukumpara ho natin sa isang agila na tayog ang kanyang lipad. Kaya niyang abutin ang alapa, pero ang manok hindi. Yun ho yung part ho na wag ho tayong titigil sa buhay. Mangarap ho tayo. Kasi ang nangangarap, hindi ho natin yan binibili. Yun ba? Mangarap man tayo, dapat to pa rin. Hindi yung nakalagay lang ho dito sa utak natin. Ta minsan, pagka ho tayo nangarap na hindi ho natin natutupad, hindi ho ba? Tumatanda ho tayo na meron ho tayong doubt sa ating sarili na bakit noon sana ganito ako, hindi ko nagawa. Late na, kumbaga. Pero ngayon, kung kaya na rin naman, wag ho natin sabi na late. Pwede pa ho natin ho yan gawin, gampanan. Isa buhay, isa dibdib, isa puso, isa utak. Hindi ho ba? Dapat ho tayo matuto ho tayong mangarap na merong pagtiyaga, may pagkilos. Yon. Alam niyo ho ba, kwento ko ho sa inyo, kagaya ho yan ng anak ko.
yung panganay ko hong anak. Kasi ho siya dati, nung elementary ho siya, nag-high school hanggang nag-college, lagi ko hong sinasabi sa kanya, hindi lang ho isang anak, lahat ho sila sinasabi ko, matuto kayong mangarap sa buhay dahil ang pangarap na yan, yan din ang magiging tulay ninyo kung paano kayo aangat. Noon ho, sa siyempre ho, marami rin ho ako naging anak, ano, marami ho yung anak ko, medyo salat ho sa buhay, kumbaga talagang mahirap ang buhay. Nung ho siya nag-eskwela ho ng high school, ng college ho yan, pag nakakakitaan ko yan na gamit, kunwari, one time, umuwi ho yan ng bahay, meron ho siyang hairband na suot-suot. Siyempre, tatanungin ko, binili mo ba yan? Sabi ko, oh, nagbili ka ng hairband. May pera ka? Sabi ko, gano'n. Sabi niya, hindi mama, hiniram ko ito sa kaklase ko. Pinagalitan ko siya. Alam mo, sabi ko, huwag kang maiinggit sa kapwa mo kung ano ang meron. Tandaan mo, estudyante ka pa lang. Dapat ang unahin mo sa isip mo, yung pag-aaral mo na matupad mo matapos. Dahil kasi darating ang panahon, lahat na yan, ang material na yan, lahat nakikita mo yan, kaya mong bilhin. Pag ikaw ay tapos na, may trabaho ka na, stable na ang buhay mo, kaya mo nang bilhin. Huwag kang maiinggit kung ano ang nakikita mo sa kaklase mo, sa ibang tao. Dahil yan ay material na bagay lang yan. Kahit sino kayang bilhin basta may pera. Pero yung maingit ka sa kapwa mo, hindi yan magandang asal. Kaya the time na yon, nang sinabi ko sa kanya, isauli mo yan. Next time, ayoko nang makitaan ka na may bit-bit ka dito, lalo't hindi mo naman pag-aari. Hindi magandang ugali ang maingit ka sa kapwa mo. Kung anong meron siya, dapat meron ka. Hindi. Mag-aral ka muna. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Pag ikaw nakatapos ka na, may trabaho ka na. Kahit ano pwede mong bilhin, hindi ako sa'yo kukontra. The time na yun, nung siya ay nakapagtapusan ng pag-aaral, yun, nakita ko na, na nakabili na siya ng sapatos niya, sa una niyang sahon, pati mga kapatid niya, nabilhan na niya, may ilaw na, nabilhan na niya yung mga kapatid niya ng gamit, natutuwa ako. Kasi sabi ko, sumunod siya sa akin, kumaga yung pangangaral ko, hindi nasira, hindi nawala. Hindi ho ba? Kaya, yun na ho yung bagay na dapat i-encourage mo yung mga anak mo sa mabuting trabaho, mabuting gawad. Hindi ho ba? Ngayon, tapos na ho siya ng pag-aaral, andun na ho siya sa Manila, doon na ho siya naka-stay din sa BGNP. Dati ho siyang teacher. Siya ho ay nag-graduate ng education. Secondary ang kanyang kinuha. Pero sabi niya, mas gusto daw niya mag-police. Sabi ko, kung ano yung pangarap mo, sige, sundin mo. Basta ang mahalaga ay yung natuto ka sa buhay. Hindi ho ba? Maganda ho, di ba yun? So ngayon naman ho, ito naman na alaga ko tuwing umaga o kung anong oras lagi ko siya dinadala doon sa sala, ino-open ko yung TV. Nakaset na ho yan na TV na yan sa YouTube. Nakakonect na ho yan. Doon ho sa isang character ng nakita ko, isa ho siyang cartoons character. Kahit ho cartoons character, meron din ho palang makikita kang lesson. Hindi lang ho pala yung makikita mo lang sa totoong kagaya niya na pelikula or ano, kahit din ho pala pambata, meron ka rin ho pala makikitang lesson ho dyan. Alam niyo ho ba, sa katitingin ko dun sa cartoons characters na yon, and then halos araw-araw lagi ko na siya nakikita kasi may song ho yun eh. Ang importante ho doon kung bakit ko siya ino-open, yung kanta, yung song, dahil naririnig nga ng alaga ko. Kasi itong alaga ko, hindi naman siya yung totally nanonood ng TV dahil nga siya yung mata niya is kakaiba. Ganun. Dito ho, ikukwento ko sa inyo kung ano ho yung nakita ko.
character, no? Cartoons character niya doon. Meron ho siyang mga friends. Sila ho ay magkakaibigan. Isang baboy, Piggy, si Piggy, at isa namang elephant, isang mouse, si Bugs Bunny, at saka si Turtle. At aside pa noon, may teddy bear, may kung mga ano-ano pang cartoons andoon. Pero doon sa isang episode na yon, lima lang silang magkakaibigan muna. Si Elephant, si Piggy, si Mouse, si Turtles, at saka si Bugs Bunny. Etong si Bugs Bunny, medyo may pagkamayabang. Sa panglima, siya ang pinakamayabang sa lahat. One day, si Bugs Bunny at saka si Turtle, parang bang nagkaroon sila ng paligsahan. Etong tatlo niyang kaibigan, si Elephant, at saka basta yung tatlo niyang kaibigan, si Mouse, yan. Lagi niya ho nilang binubuli ho si Turtles kasi nga masyado nga hong, alam niyo na yung pagong, yan. One time, nagkaroon ho sila ng paligsahan na habulan sa finish line. Itong si Bugs Bunny, sinabihan niya si Turtles na, kung talagang kung talagang matapang ka, talunin mo ako sa takbuhan. Sa finish line, kung sino ang mauna sa atin, merong trophy. Pero yung tatlo niyang kaibigan, hindi niya binuli si Turtle. Bagamat binigyan pa nila ng lakas ng loob, sabi niya, sige, yung kalaban na si Bugs Bunny, huwag kang sumuko. Ipakita mo kung ano ang kakayanan mo. Doon sa episode na yun, sa isang characters na yun, meron nga talaga nakalagay na finish line. Ang sabi naman ni Bugs Bunny, ako nga yan, hindi ka ngayon sa akin mananalo dahil sa isang hakbang ko pa lang o dalawang hakbang ko pa lang, sa'yo ay dalawang lakad, sampung lakad, ikukumpara sa akin. Kaya pinagtatawan na niya si Turtle, si Pagong, dahil nga kasi alam na ni Bugs Bunny na siya ang mananalo. Nung nag-start na yung palaro na yon, takbo na, kaskas talaga, napakatakbo talaga si Bugs Bunny. Kumbaga, paikot na siya, madali na siya sa finish line. Si Pagong, ang lakad niya, napakahina lang ng lakad niya, kasi hindi nga niya kayang tumakbo ng makaskas. Pero ang sinabi niya bago siya tumakbo, sinabi niya kay Bugs Bunny, huwag mo akong i-underestimate kung ano ang kakayahan ko. Dahil kahit ako ganitong pagong, kahit sa haba, sa ating Philippine words, kahit anong haba ng prosesyon sa simbahan pa rin ang tapos, hindi ba? So ngayon, hindi siya nagpatinag kay Bugs Bunny. Takbo siya. Sige, lakan. Nung si Bugs Bunny, madali na nga siya sa finish line, nakitaan niya meron na mga tanim na mga carrots. Sa kagustuhan niyang kumain ng carrots. Dahil kasi, believe na siya sa sarili niya, kahit dalawang oras pa siyang magtambay doon si Pagong, hindi pa rin siya kayang unahan. Dahil alam niya yung iniikutin pa ni Pagong na napakalayo pa. Ikukumpara sa kanya na nandyan na lang, tanaw na niya yung finish line. Sa madalit salita, si Bugs Bunny na mahinga muna si isang puno. Kain siya ng carrots. Yan. Hanggang sa inantok si Bugs Bunny, natulog. Nangatulog. Kumbaga, nangatulog siya. Hindi naman niya kagustuhan na matulog siya, kundi nangatulog siya. Dahil kasi nga, setting pretty siya doon, yung hangin, ganun. Ito naman si Pagong, sa dahan-dahan niyang paglalakad, nadaanan niya si Bugs Bunny na nakahiga, tulog. Tapos, dahan-dahan pa rin siya. Inignore niya si Bugs Bunny na natutulog. Basta ang isip niya, makarating siya sa paruroonan niya. Lakad siya, ganun. Alam niyo, nung nagising na si Bugs Bunny, nakita na niya si Pagong na halos isang dipa na lang, malapit na si Pagong sa finish line.
sa kagustuhan niya, sa pagkabigla niya, biglang takbo siya. Dahil nga eh, konti na lang. Kumbaga, hindi na nga isang dipa ang tatakbuhin sana ni, tatakbuhin niya, na andoon na. Ilang hakbang na lang. Alam niyo ang nangyari kay Bugs Bunny. Nadapa siya. Pagkadapa niya, ang nanalo si Pagong. Hindi ho ba? Sa kwentong yun, doon ko na-realize, lahat ho tayo, hindi ho tayo basta-basta ho mag-underestimate ng kakayanan ng mga tao. Lalo't kung sa tingin ho natin, sila ay napakabagal, napakabobo, wala para bang feeling natin na siya na ay walang kaalam-alam sa buhay. Pero God knows, yan ho pala ay huwag ho natin i-underestimate. Dahil mas matalino pa ho pala yan sa atin, yung mga ganyan. Yung akala ho ninyo, ikaw na yung pinaka-genius, ikaw na yung matalino, tapos yung kapo mo ay napakabobo. Hindi mo pala alam, sa likod ho niya ng sinasabi mo, mas matalino pa pala yan sa'yo. Hindi ho ba ganon? Pero hindi, kahit ho nanalo ho si Pagong, hindi ho niya pinagtawanan si Bugs Bunny. Dahil kasi sabi niya nanalo siya dahil may trophy na siya. Si Bugs Bunny nalungkot dahil siya yung may kagustuhan, siya yung gustong-gustong makakuha ng trophy na gusto nga niya maunahan si Bugs Bunny. Ang ginawa ni Pagong, alam niyo ho, binalikan niya ho si Bugs Bunny. Instead na pagtawanan niya, tinaas niya yung dalawa niyang kamay at tinulungan niya si Bugs Bunny na makatayo. At yung trophy na yun, hindi yung para kay Pagong lang na siya ay nanalo para sa niya. Ang ginawa niya para sa ating dalawa ito yung ating pagbubunyi, ito yung ating pagsisikap na kahit gaano kahirap ng buhay, kahit gaano kalayo, kaya ho natin abutin ang ating pangarap. Yan ho yung ibig sabihin ni Kuya Bal. Kuya Bal Santos Matubang, doon ho, relate ho yung sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang doon ho sa agila at ang manok. Ito naman ho sa akin, kinocompare ko rin naman ho ito kay Pagong at kay Bugs Bunny. Kasi ho siya, si Bugs Bunny, akala niya ho sarili niya, kaya na niyang lumipad ng mataas. Yung pala dadapa rin ho pala siya. Pero tingnan ho niyo kung sino pa ho yung mahina ang lakad, siya pa ho ang nanalo sa labanan. Kaya dito ho sa atin, sa ating mundo ho, hindi ho lahat porket meron tayong pera, kaya na natin ho manghamak ng kapwa. Sa totoo ako nga ho, naranasan ko na rin ho na ako i-down talaga ng ibang tao. Manduho na talaga yung akala ho nila, napakabobo ko na. Pero inaamin ko rin sa sarili ko, sabi ko, bobo ba talaga ako? Kasi nga wala nga akong pinag-aralan, wala nga akong tinapusan. Pero yung mga araw-araw sa araw-araw na naririnig ko na nilalait na ako, nakikita ko na yung mga anak ko, parabang down na nilalait na rin. Yung parabang yung pagkain nila, parabang kakaiba sa kinakain ng mga nakikita niya, naaawa. Doon ako nagpursige. Doon ako lumaban at sila yung naging lakas ko na pag ikaw hinahamak ng kapwa mo, doon ka kumuha ng inspiration. Doon mo kunin yung inspiration na kaya mong lumaban. Hindi lahat ng oras o habang buhay ilalaiting ka. Doon ka magpupursige. Kaya yun ho yung ginawa ko sa buhay. Alam ko sa sarili ko, hindi ko pa ho nakakamit yung sinasabing victory o yaman. Dahil hanggang ngayon ho, hindi pa naman, wala ho akong kayamanan. Wala ho akong maipagmamalakit. Wala rin akong ipagyayabang. Nandito lang ho ako dahil may trabaho ako. Kahit papaano, nabibigyan ko ng suporta yung mga anak ko. Hindi ho kagaya ng dati na makakuha ako ng pera sa isang araw ay hindi pa sapat. Kahit ano hong hanap buhay ko noon dati sa Pilipinas, ang dami ko nang ginawang paraan. Halos hindi na ho talaga ako umuupo ng bahay. Ang gabi, ginagawa ko pang araw para ako makapaghanap buhay para sa mga anak ko. Pero sabi ko, hindi pa sapat. Kaya nung nalaman ko na yung bang nakikita ko sa kapwa ko na ganito, parang down na down kami, nilalait na kami, pinagtatawanan ako, na ganito marami akong anak. Doon ako nagsikap
Kasi sabi ko, hindi lahat ng oras o panahon, eh kayo lagi ang tatawa. Sabi ko soon, baka dumating din ang panahon, kayo rin ipagtawanan ko dahil nilait niyo ako. Pero hindi ko yun inisip na ako'y tatawa sa kanila dahil sa nilait niyo. Bagkus magpapasalamat pa ako sa kanila dahil kundi dahil sa kanila, hindi ako makakarating sa nandito na nagkaroon ako ng maayos na trabaho, napagsikapan ko yung mga anak ko na pag-aral, kung hindi dahil sa kanila. Kaya malaking pagpapasalamat ko yun. Kaya tayo ho, tayong mga Pilipino, ang mindset ho natin, hindi porke tayo ay dinadown, ganun na lang, mas tayo ay dapat umangat. Itaas ho natin ang dalawa nating pakpak. Tayo ay lumipad ng mataas. Kung tayo man ho ay madapa, kung tayo man ho ay lumaglag sa ere, kaya ho natin ipaglaban ulit. Sikapin pa rin ho natin na tumaas. Kasi ang buhay ho ng tao, eh minsan para rin hong kanta yan, uulitin ko, parang kanta, may sinimulan at may katapusan. Kaya hanggang dito na lang ho ang aking YouTube, ang aking sinabi. Napakahaba na. Sana ho ay may napulutan ho kayo ng aral. Lahat to, ayan ay biyaya ng may kapal. Ang anuman ho ang ating natatanggap, ang anuman ang ating nakukuha sa buhay, pagsisikap, ay biyaya ho yan ng ating may kapal. Dahil pag marunong ka sa kapwa, pag marunong ka magdasal sa Diyos, ipagdasal mo anong problema mo, ibibigay yan sa'yo. Hindi man ngayon, pero maghintay ka. Basta marunong ka maghintay, ibibigay yan sa'yo ng mahal na Diyos. Hindi kanya pababayaan. Kaya hanggang dito na lang ho ang aking sinasabi na pahaba na. Bye-bye. Thank you.